Isang mapagpalang araw mga kaibigan at dito tayo ngayon sa ating garden. Natin. Na-surprise ako kasi yung sitaw natin ay napakaraming bunga nung isang araw lang inarbis natin, pero ngayon dami na naman sitaw. Ang gaganda ng sitaw natin ngayon. So nung nakaraang buwan, iniisip ko ito sana ay babaklasin ko na kasi hindi nga ganong hindi maganda kasi nga ilang beses ito dinaanan ng bagyo, pero ito pala siya, ang ganda pala, daming bunga niya ngayon. Yan yung mga kaibigan. Dami niyang bunga ngayon, oh. Yan, malaki na, ang bilis maglaki yung kuan bunga. Na-surprise talaga ako. Ayan, dami pa niyang mga ano, mga bulaklak at mga maliliit. Yan o. Ito, kahit ganun yung itsura ng ano niya, yung dahon maliliit. Kasi nga medyo yung iba kumulot na, pero pinagkukuha ko lang yung mga ibang dahon. Yan, pero gumanda siya ulit. Yan o, dami niyang bulaklak. Yan guys, oh. Tapos tumaba na rin yung ano niya, yung dulo. Tapos mga kaibigan, yung talong natin, tingnan niyo mga kaibigan, grabe ang ano, ang daming bunga niya ngayon, oh. Ayan, oh. Yan, daming bunga. So, talagang medyo nagkapira din ako dito sa garden kasi ang ano ko lang nito, ang purpose ko lang noon dahil sa mahal ng mga gulay dito, pang sarili lang. Pero dahil sa dami ay hindi na rin namin maubos kainin, ay talaga medyo kumita tayo ng ng pera dito kasi grabe ang mahal dito ng ano, ng gulay. Alam niyo mga kaibigan, itong talong 50 yen ang binta ko ng isang piraso, pero kung bibilhin mo dun sa mga palengke or sa supermarket ay nagkakahalaga siya ng mga 100 yen ang isang piraso. Yan, malaki kasi itong magaganda ang talong natin. Yan mga kaibigan, no? Yan. Yan mga kaibigan, no? Maganda ang daming bunga ng talong natin. Yan. Yan, at saka marami pang ano, mga maliliit. Yan, no? Tapos yung tingnan natin ang sitaw, ang ganda ng mga ano niya. Yan. Napakalinis yung pag. Tapos ito mga kaibigan, yung kangkong natin, o tingnan ninyo. Talaga kumita na ako talaga dito sa kangkong ko. Kahit ito lang, kasi dito sa Japan na walang kangkong masyado at maraming mga Pilipino. Siyempre, tayo mga Pilipino, paborito natin itong kangkong. Kaya ito na, naibibinta ko. Kasi sa murang halaga lang, kung bibili ka kasi sa, mayroon din ito sa mga supermarket, pero mahal din. Pero sa akin, simple mababa lang kasi, yan.
kaya marami ding bumibili sa atin. Isang tip ko lang sa inyo mga kaibigan na may tuturo ko na para hindi po tayo mawala ng para magkaroon tayo ng skin cropping, para hindi tayo masyadong malugi sa ating mga pananim, mag-isip po tayo ng mga ibang alternatibo na hindi tayo malugi. Halimbawa, talong yung tinanim natin, eh, kung mababa man yung bilihin ang bintahan ng talong, so makakabawi ka. Anong mga paraan? At tingnan nyo mga kaibigan, may itong talong ko, malakas pa ang bunga, pero mayroon na naman akong panibagong alternatibo. Halimbawa, pag itong talong ay patay na, kasi magwi-winter na dito, mayroon na naman akong tanim sa ilalim. Yan, oh. Yan. Yan, mga kaibigan. Yan, makikita ninyo. Magaganda na ho yung tanim ko sa ilalim ng talong. So, pag kayang talong ay aking bubunutin na, mayroon na naman akong mapagkakakitaan sa ilalim. Yan, oh. Pag binunot ko yung talong, mayroon na naman akong produkto. Yan, sa ilalim ng talong. Yan, oh. Yan. Yan yung ibig sabihin, may second cropping tayo. So hindi mababakante yung lupa natin. So, kailangan kahit konti yung lupa natin o yung taniman natin ay maliit lang, kung marunong tayo pasunod ng mga tanim natin, ay ito'y mapagkakitaan natin at hindi tayo malulugi. Sigurado kikita tayo. O yan, oh, mga kaibigan. Oh. Yan ay yung Baguio pizza. Eh. Yan. Talagang lumalaki yan. Yan. At na mayroon din ako niyan dito. Malalaki na siya. Oh. Yan, oh. Yan, malapit na siyang magbuo. Yan. Tapos, ito mga kaibigan, ito may tanim ako dito na yung Baguio pizza. Doon maliit pa. Ito malalaki na. Malalaki na ito mga kaibigan. At itong yung propole, yan bagong tanim natin. Pero makikita ninyo, kasi itong pizza sa propole, hindi tatagal ito. So, ang ginawa ko, tinaniman ko na naman sa gitna ng radish. Yan mga kaibigan. So, ibig sabihin, pag itong Baguio pizza natin, kasi saglit lang yan, pag siya ay tapos na, mayroon na naman tayong produkto. Kaya may second cropping na naman tayo na radish. Yan. Yan ang haba niyan, o yung kailangan ng vlog ko pa kung paano magtanim ng radish. Yan ang haba. Yan doon, higit yan na 200 buto yung tinanim natin. Yan. So, dito rin, ito sa okra, yung ilalim din niya, may tanim na rin yan. Yan, tinaniman ko ng patatas kasi ang magiging season niya ngayong taglamig. So, hindi pa lumalabas yung tubo niya. Ayan. Tapos ito na naman, may bakante siya. Tataniman natin ulit ito ng radish pagka yung itong isa ay medyo mataas-taas na ng konti. So, ibig sabihin, walang katapusan yung ano natin, yung tanim natin. Ayan. Ito ang isang magandang paraan kung paano hindi tayo mawawalan ng ating tanim at hindi tayo mawawalan ng kita, kasi continuous yung ating tanim. Ayan. Ayan mga kaibigan. Yan yung okra natin, medyo maganda pa naman, pero kasi nga inuod din. Ayan. Tapos itong kamote natin, yan, oh. Ang purpose ko lang nito noon ay testing lang yung laman, kasi gusto din namin, makakamiss din kasi ang kamote. Ang mahal kasi ng kamote dito, pag hindi season, naabot ng 200 yen ang isang piraso. Ibig sabihin mga naabot ng mga 100 pesos ang isang piraso lang.
Yan. Pero kasi nga marami ding naghahanap ng mga Pilipino ng mga talbos. Ayun, tinalbosan natin. Tinalbosan natin tapos bininta, pero kumita pa rin ako dito sa talbos lang. So, may talbos na ako, may laman pa. Ayan. Yung isa nating doon sa unahan. Ayan. Ayan mga kibigan. Sana may aral kayong makukuha dito kung paano natin na i-arrange yung pagtanim natin para dire-diretso yung ating mga tananim, yung kita natin, hindi putol-putol, tuloy-tuloy. Ayan. Itong kangkong natin na matagal na ito, pero ayan, marami pa rin. Halos hindi maubos-ubos kasi linggo-linggo talaga babalik yung ano. Kasi ang kangkong habang pinuputulan mo, tinatalbusan mo, lalo namang dumadami kasi sumasangasi ng marami. Yan mga kibigan. Sana po may matutunan kayo dito sa ating video at kung nagustuhan ninyo ang video ito, i-share nyo naman at malaking tulong sa akin yun at mag-subscribe kayo sa aking channel at para mapanood ninyo yung mga bagong video ko. Kasi ang video ko hindi lang ito sa pag-garden, may fishing din o pasyal kaya dito sa Japan. Yan. Ito talaga yung natural na ginagawa ko. Hindi ito yung halimbawa sa garden yung pupunta ako sa ibang may tanibar para mag-video. Hindi po. Ito ay talagang sa akin talaga. Yan. Tapos fishing din. Ako din nagpipishing talaga ako. O ayan si Mers Vlog, si Mrs. O nag-ano na ng talbos ng kangkong. Yan. At dito rin yung ano, sumama yung yang magandang anak ko. Yan o. Hello, kaway-kaway dyan. Yan. Ayan, pati apo. Yan. Dito yung mga apo. Yan. Yan si David. Yan. David, bye-bye. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Bye-bye. Yan.